Isang magandang umaga, mga RPM, tiktilaok, sabi ng ulo ko. Yan, ako nga pala si Raya Patch, at muli tiktilaok. At nandito ka ngayon sa akin channel, Raya Patchurig. Yan mga ka-RPM, at salamat sa panunood ng aking video, walang yung manok yun. Extra ka na. Salamat sa panonood ng aking video. Bago ang lahat, meron tayong gagawing motor. At kung ikaw pala ay nanonood ngayon, para malaman mo kung parehas to ng sira ng motor mo, huwag ka nang umalis at hindi ko nalalagyan ng intro. Eto na. Susunduin ko lang yung pinsang ko na andyan na magpapagawa din siya ng motor. Utahan ko lang. At ang pinsang ko nga pala, si Kaloy. Yan, si Carlo. Magandang umaga. Yun, at nandito na yung kanyang MIUI. So ito, madali lang yung sira nito mga ka-RPM, at baka ito ay katulad nga ng sira ng tulad ng sa motor mo, hindi mo siya kailangan palitan. Kailangan mo lang siyang luwagan, adjustan. Kung nakaka-experience ka ng kabig sa iyong motor, kahit anong motor, itong motor na to ay parang nangaago ng manibela kung makabig, yung mga tulad na lililiko ka. Subukan mo siyang i-center stand, tapos kailangan nakaangat yung unahan, tapos saka mo siya ikutin. Yan, kailangan walang part na naglalak. Yan, katulad yan, no? Yan, naglalak. So, ibig sabihin, magkakaroon talaga siya ng kabig. So, wala kang papalitan, mga ka-RPM. A-adjustan mo lang siya. At a-adjustan ko na. At yan, mga ka-RPM, malabo. Yan, malinaw na. Bale, ito pala. Yan, kung nakikita nyo itong lock na to, itong adjuster na to, a-adjustan nyo lang siya. Kailangan niya ay maluwagan. Ang pagluluwag ko nito mga ka-RPM ay konti-konti lang. Konting-konti lang. Para, kasi once na nagkaroon ka ng sobrang luwag, eh kakalog naman tong manibela mo. Kailangan makuha mo lang siya na yung paunti-unti. Huwag mo siyang bibiglayin hanggang sa mawala lang yung naglalak. Yan o. Wala na yung naglalak. So, papatest drive ko to sa pinsang ko. Para siya mismo yung humusga kung anong nangyari. At ako pala ang test drive mo. Ngayon, ang ititest mo naman sa kanya, preno-preno mo o kaya yuyug-yugin mo para malaman mo kung kumakalog yung manibela o yung leg. Yan. Once na kumakalog, ibig sabihin, sumobra ka ng luwag, yan, okay na. At yun mga ka-RPM, okay na. Okay na tong MIU na to, at pwede na ulit siyang rumatsyada. Ngayon mga ka-RPM, may dumating tayo. Yan, kay parin Jan Paul. Ito yung kanyang Suzuki Next. Yun, mga ka-RPM, at napag-desisyon na namin na hindi ko babaklasin tong Suzuki Next. Kasi ganito yan. Kaya hindi ko to babaklasin mga ka-RPM. Sana papalitan ko siya ng bola. Yung kaso, papalitan ko ng bola, tinest drive ko, wala talagang power sa motor. So ibig sabihin, hindi na condition yung makina niya, mahina na siya humatak. Kahit palitan natin siya ng bola, kung ang makina naman niya ay wala na rin sa kondisyon, mahina na rin humatak, wala rin mangyayari mga ka-RPM. Hindi ho rin tutuga. Kaya sabi ko sa mayari, kay parin Jan Paul, yan, na bago ko baklasin, i-reset na lang muna, pinaka the best. Kasi once na na-reset ang makina mo, kondisyon na, kahit ang bola mo ay mabigat o magaan, may power ang motor. Eh sa katulad nito, kahit pagaanin mo siya, kung wala rin power yung makina niya, wala na. Hindi mo siya makukuha ng takbo talaga na gusto mo. Kailangan mo talaga siyang i-reset. Kasi, tulad niyan, tumataas bumababa ang minor. Pangalawa, mahina na ang hatak. Yun yan, sabi ko, kailangan na siyang i-reset. Madali naman siya pandarin, hindi naman siya tune-upin mga ka-RPM. Yun lang, kailangan niya talaga reset. So, bago ko palitan ng bola, reset muna. Pinaka the best na yan.
Yon, what's up mga ka-RPM at nandito ako sa loob ng tali. Tinawagan ako ni Tatay Jimmy kasi nagkaroon ng problema tong Pajero. Eh, sabi ko baka kaya ko. So, yun lang, matanggal yung tag doon. Parang relay ng starter na hugot. Siguro, kababibrate ng kababibrate na hugot po yung dalawang tornilyo. At si Parin Chan, pare kong pogi. Pre! Pare kong pogi. So, bale ito mga ka-RPM. At tatry kong maayos tong pinakapan ng kanyang turbo. Try ko kung kaya. Medyo nag-upgrade. Sa totoo lang, medyo nakakaintindi naman ako ng konti pagdating sa sasakyan. Kaya lang, ayokong mga has na inya mag-service. Kumbaga, itong ginagawa namin, pang amin-amin lang. Kung masisira, hindi namin kaya, tatawag kami na mas magaling talaga, yung mas nakakaalam. At mahirap maggaling-galingan kung hindi naman natin alam mga ka-RPM. So, kaya sinusubukan lang namin. But, tulong-tulong naman kami dito eh. Eh, dahil yun nga, nakita ko agad na yun ang problema sa may relay ng starter. So, babalikan natin yung mamaya yung SkyDrive. SkyDrive nga. Ganda dito. Yan o, Pierre. Bale, Pierre to ng tali. So, yun nakikita natin na bundok na yun, mga ka-RPM. Yan ang Canyon Cove. Yan. Andito na naman ako sa loob ng tali. Maraming ano daw dito eh. Maraming chicks. Joke lang. Atayaw kayo meses. Yun, mga ka-RPM. At okay na. Okay na ang Pajero na to. Nadalitin natin. Papakita ko sa inyo kung ano naging problema. Yan, yung starter na yan. Yung relay pala. Nahugot yun. Yan. Tapos, ito, yung pan, pinagana din namin. Panang turbo. Bale, okay na. Pre, patayin mo daw. Iran mo lang, tinatang gagana ang pan. Ayun. Magong agad. So, okay na. Yan ang ginawa namin. Bale, direkta namin siya. Kapag kainon mo, antimano, bukas na agad yung pan. Ha? Oo, yun palang ginawa ko. Kailangan pa yun sa aircon. Oo. Bale, dinikit ko siya dito sa relay. Relay to ng ano ng aircon eh. Direkta nila yung dati. So, yun lang mga ka-RPM. Hayop. So yun lang mga ka-RPM at balikan natin yung aking, yung ginagawa kong SkyDrive. At yun mga ka-RPM, nandito na ako. Ito na ulit yung SkyDrive. Tatapusin ko muna, pero bago yun, may dumating na dalawang motor pa. Walang yan, natambakan. Pero sa totoo lang, kanina pa ako nandito. Binaklas ko na tong Shogun Mountain na to. Bali, yung problema pala nito, namamalya at saka walang kuryente. Yung pala naglulukod dito sa ignition switch. Tapos, maingi din yung kanyang timing chain. Hindi naman talaga totally timing chain yung may problema. Bali, ang may problema talaga sa kanya, eh yung kanyang tensioner. So, binaklas ko. Babaklasin ko pala para i-adjust ko na lang. Kung kailangan tutukudan. Tapos, ito, Wave 125. Palit lang yata ito ng clutch lining. Naging problema pala nito mga ka-RPM ay yun nga, sa carburetor, tapos sa yun nga namamalya. Hindi naman talaga totally carburetor, parang kumbaga siguro nagka-moist ang tubig. Tapos sa spark plug, papong din na. At minsan sa mga nagkakaroon ng tok-tok-tok-tok. sa mga nangyayari sa inyo na parang namamalya-malya, itry nyo din magpalit minsan ng spark plug. Baka mamaya nandun lang yung problema. Wala namang mawawala kung tetestingin natin. So yan, balik tayo kay
Skydrive. Pero parang bala ko unahin yun kasi baka daanan na mayari. Ito, hindi naman nagmamadali yung mayari nito eh. Kaya, dito na muna tayo. Skydrive. Baka magalit na rin ang mayari nito. Nakakaya din. So, yun mga ka-RPM. Papakita ko na lang pag okay na. Yun, dagdag ko lang mga ka-RPM. Itong motor na to ay uminga yung timing chain. Ngayon, ang ginawa ko, hindi naman talaga totally timing chain ng may problema. Kumakalog kasi, kaya iingay siya kasi gawa ng tensioner. Ang ginawa ko sa kanya mga ka-RPM, yung tensioner niya, halos hindi na makalubog ng ayos, hindi na makatuon dun sa pinaka chain guide. Kasi yung chain guide, na huhukay din yung pinagtutuunan niya. Yan. Yung pinagtutuunan ng tensioner. Ngayon, itong tensioner na to mga ka-RPM, ito payo ko lang sa mga kakaroon ng ganitong problema sa mga motor natin ng mga gumagamit ng ganitong tensioner. Once na umingay yung timing chain mo, i-check nyo muna kung luwag talaga. Ngayon, baka sa tensioner lang ang problema, hindi lang siya nakakatuon, kapos na. Pwede mo siyang pa-weldingan ng isa pang tornilyo, ayan, tornilyo ng nut sa unahan, para tumaas, para mas makatukod siya. Yun lang, at thank you. Balik tayo kay Skydrive. Itong motor na to ay dinala dito na hindi ko alam kung anong problema. Kaya manghuhula pa tayo. At bago ang lahat, tala, total hindi natin alam kung ano talagang tunay na problema na itong motor na to. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng motor na hindi umaandar. Check natin ang compression kung gumagana. Okay. Ibig sabihin, compression, once na pinadyak ng mga RPM yung kanyang padyakan, tapos kailangan may part siya na matigas, na tsaka yung rigundo ng makina kailangan meron. Yan o, naglalak siya, ibig sabihin may compression. Tumitigas, lumalambot, tumitigas, lumalambot. Kapag yan ay malambot, malambot na malambot lang, ibig sabihin wala yung compression. Yan, pagkatapos mga ka-RPM, i-check natin ang kuryente. So, pag mag-check ka ng kuryente, ay tanggalin mo muna itong spark plug cap. Yan. Tapos, itong dulo, kailangan medyo malapit siya dito. Yan. Yun ah mga ka-RPM, siguraduhin nyo palang nakalagay yung susi. Baka mamaya ay wala din. So lagyan natin susi. Walang nga, sipa ko ng sipa, di pala nakasusi. Yan, tapos check ulit natin tong kuryente. Oop, wala, kahit anino. John, mga ka-RPM, kita nyo naman, walang kuryente itong Skydrive. Hahanapin naman natin ngayon. Samahan nyo ako, hanapin natin. I-check muna natin itong kung battery niya, kung gumagana. Wala. Ngayon, titingnan natin kung nagkaarga yung regulator. Kasi yan, kahit sira yung battery mo, okay. Kung yan ay sira, yan, hindi gagana. Kung walang karga, hindi gagana. Pero makikita mo yan kung nag-charge. Tapos hindi pala nagana ang aking test light. Double check. Tignan natin kung gagana. Gumagana. Ayaw umilaw. So, ibig sabihin, pupunta tayo ng regulator kung sira na ang regulator niya. Kasi ayaw niya magbigay ng kuryente. So, sundutin natin dun sa may regulator para sigurado. Pwede rin sa may stator. Suot lang natin dito sa dilaw muna. Oh, meron. Meron mga kapin na ilaw.
sabihin, okay ang stator. Itong motor na to mga ka-RPM, kaya pala hindi umandar. Eh, tak-tak-tak po tayo. Ayan, maingay na naman ang manok. Kaya pala to hindi umandar mga ka-RPM. Eh, ito. Tawag dito. Nagkaroon ng asin-asin dito sa part na to. Turo ko lang. Ito mga ka-RPM, kung paano nga ba mag-check ng regulator at saka ng stator kung nag-charge pa. Ito muna. Ganito muna ang gawin nyo. Tanggalin nyo yung isang wire sa battery. Tapos, lagyan nyo ng clamp. Test light. Yan. Tapos, dikit nyo dito. Pandarin natin. O kaya, kahit sipaan mo lang, malalaman mo na yan kung gagana at hindi. Wait lang. Yan, ganyan mga ka-RPM. Yan, pandarin mo tapos yan, ibig sabihin nag-charge. Yun, mga ka-RPM, okay na yung sky drive. Yan, okay na siya. At bago matapos tong video na to, gusto ko pala magpasalamat kay Ma'am Marlene Alberio dun sa pinadala niya sa akin na may tutulungan kami. Abangan niyo yan mga ka-RPM. Susunod yan sa video na to. Peace out!